Fate Nisperos at Aya Laurez salary reveal. Farm Fresh may pasabog pa. Pero bago yan, mag-viheads, huwag kalimutang mag-subscribe, tikang notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Curious ba kayo kung ilan ang sweldo ng mga PVL players? Well, yan ang mabigat na sikreto na karaniwang hindi binubunyag ng mga players. Pero para sa mga mabibilis ang radar sa pagkuha ng impormasyon, walang sikretong hindi nabubunyag. Dumagundo nga ang social media world sa tweet ng Batikan at well-known na sports writer na si Homer Sison nito lamang linggo, matapos na tila i-reveal nito ang salary na matatanggap o tinatanggap ng ilan sa mga PVL stars, lalo na ang mga so-called highly recruited UAAP players na biglang tumalon sa Pro League. Ayon naman sa source ng Batikang writer, napag-alaman nito na kalahating milyong piso o 500,000 pesos ang monthly salary ni Ateneo star Fate Nisperos sa pagpirma nito sa Akari Chargers. Ito ay bukod pa sa tumataginting na 1 milyong piso na signing bonus ng Deadly Spiker bilang paunang bigay sa pagpirma nito sa baguhang PVL team. Sa kabilang dako naman, si Charity Go star Aya Laure ay tumatanggap umano ng 800,000 pesos a month sa Charity Go, kasama pa ang isang brand new na sasakyan. Kung totoo ang mga ito, sila na ata ang most paid rookie volleyball player sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala pang kumpirmasyon ng parehong kampo ukol dito, pero ayon sa ilang mga sumusubaybay, tila pinasinungalingan umano ito ni Aya sa ilan sa kanyang mga pahayag. Pero kung totoo ang mga halaga na ito, alam nyo ba na higit pa ito sa maximum salary na binibigay sa mga PBA players, ang tinuturing na number one sport at pro league sa bansa? Kaya sa mga halaga na ito, di malabo na maungusan na ng PVL ang PBA sa popularidad nito. Ang nakakatuwang isipin lang, ang laki ng pera sa Pro League pero walang success ang national team. Ayon sa ating counting nalaman, ang ganitong salary ay tinatanggap na ng ilan sa mga world-class players na nagiging import sa ibang bansa. Pero sana ay huwag naman itong maabuso at tama na rin ang paglalagay ng PVL ng safeguards tulad ng salary cap at rookie draft. Besides, unlike the PBA na nakikipagkompetensya sa mga offers ng foreign teams sa mga bigating Pinoy stars, ang PVL wala namang kompetensya sa foreign offers. Dahil in reality, napakabihira naman ng Pinay players na ino-offera na abroad na maging import. Kaya karamihan pa rin ay no choice kundi maglaro sa PVL, kaakibat ng kanilang pagsunod sa mahigpit na patakaran ng liga. Samantala, speaking of PVL, tila di patapos ang pasabog ng newest and invested PVL team na Farm Fresh Foxes. Dahil matapos ang CSB Core at Ateneo players signing, aba, di patapos ata ang mga ito sa pagkuha ng star players. Ito ay matapos ng kanilang post sa social media na Kahel Week, o para bang itong linggo na ito ay may ilalabas pa silang pasabog. Although yan ay usap-usapan pa lamang at maghihintay muli tayo ng kumpirmasyon. So do you at mag-aviyad for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to update on the coming videos.